Hello everyone, magandang good morning, good afternoon, good evening po sa ating lahat. Alright, so kamusta po kayo? At ngayon po ay tayo ulit ay magtatalakay ng salita ng Panginoon. Alright? At nung last ay hindi tayo nakapag-live because of, yan, medyo nagkaramdaman tayong kumbaga may sakit tayo. Alright? Pero biyaya ng Panginoon, okay? So kaya pa namang mag-share, okay? Dahil kailangan natin itong salita ng Panginoon, okay? Kahit na yung ating flesh, ating katawan ay may sakit. Pero kailangan kasi natin ay ang ating mapakain yung ating spiritual. Alright, so ngayon ay nasa Mark chapter, okay? Chapter 5 na po tayo. Verse 21, okay? So, kung sino po ang sabay at kung may Bible pa kayo dyan, abalin niyo po ako. Alright, so, verse 21, sabi dito, and when Jesus was passed over again by sheep unto the other side, much people gathered unto him, and he was nigh unto the sea, okay? And behold, there cometh one of the rulers of the synagogue, Jairus by name, and when he saw him, he fell at his feet, and besought him greatly, saying, my little daughter lieth at the point of death. I pray thee, come and lay thy hands on her, that she may be healed, and she shall live. And Jesus went with him, and much people followed him, and thronged him. And certain woman which had an issue of blood 12 years, and had suffered many things of many physicians, and had spent all that she had, and was nothing bettered, but rather grew worse, when she had heard of Jesus, came to the press behind, and touched his garment. For she said, if I may touch but these clothes, I shall be whole. And straightway the fountain of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of that plague. Jesus, immediately knowing in himself that the virtue had gone out of him, turned him about in the press, and said, who touched my clothes? And his disciples said unto him, thou said the multitude thronging thee, and sayest thou, who touched me? And he looked around about to see her that had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what was done in her, came and fell down before him, and told him all the truth. And he said to her, daughter, thy faith hath made thee whole. Go in peace, and be whole of thy plague. While he yet spake, there came from the ruler of the synagogue's house certain which said, thy daughter is dead. Thy troublest thou the master any further? As soon as Jesus heard the word that was spoken, he saith unto the ruler of the synagogue, be not afraid, but only believe. Verses 7, and be suffered no man to follow him, save Peter and James and John, the brother of James. And he cometh to the house of the ruler of the synagogue, and saith the tumult and them that wept and wailed greatly. And when he was come in, and saith unto them, why make this ado and wept? The damsel is not dead, but sleepeth. And they laughed him to scorn. But when he had put them all out, and he taketh the father and the mother of the damsel, and them that were with him, and entered in he, and where the damsel was lying. And he took the damsel by the hand, and said unto her, Talitha kumi, which is be interpreted, damsel, I say unto thee, arise. And straightway the damsel arose, and walked, for she was of the age of 12 years. And they were astonished with the great astonishment. And he charged them straightly that no man would know it, and commanded that something should be given her to eat. Okay, so magpray po muna tayo. Let's pray. Ang mapangyari sa lahat, salamat po sa kubaga na ito kami po ulit ay
nakapagbasa at talakayin ang inyong pinagaling Panginoon na bata. Salamat po sa inyong panibang buwan na binigay po sa amin. Dalangin po namin na magpapala po ito. Magdaya pong maligtas. Mangusap pong banal na Espiritu. Kahit po yung lagi pong maitaas at timitin nila mong pangunilang mouthpiece at ang inyong salita Panginoon ang maipahayag. Patabarin niyo po ang Panginoon sa mga nagkakasalanan. Lisin niyo ang puso't isipan upang kalupin maging karapat-tapat sa inyong harapan po Panginoon. Itong dalangin sa Panginoon na Jesus. Amen. Alright, so ngayon, i-translate natin ito sa Tagalog. Okay, so pero itong mabasahin natin na Tagalog, ito lang po ay reference. Okay, so based on the pag-aaral natin, okay, so same din naman siya dun sa KJV. Pero, by the way, King James Version talaga ating ginagamit, okay? So, kapag tayo magbabasa, King James Version nating pababasihan, okay? Sabi dito, ang ating talakayin ngayon ay yung babaeng may sakit at batang babaeng namatay, okay? Sabi dito, at nang si Jesus ay muling tumawid sa kabilang ibayo na sakay ng isang bangka, nagtipon sa kanya ang lubhang ng maraming tao sa ay nasa tabi ng dagat. Okay? So, kapag bumababa ang Panginoon sa dagat, okay? Kapag nakarating sila sa lupa, ang daming tao nag-aabang sa kanya. At narito, lumapit ang isa sa mga pinunang sinagoga na ang pangalan ay Jairo at pagkakita niya kay Jesus, nagpatira pa siya sa kanyang panaan. At siya ay namanhik ng lubos na nagsasabi, nag-aagaw buhay ang anak kong dalagita. Okay, so siguro yung kanyang anak, okay, ay malapit na mamatay. Siyempre, as a parents, as a may anak na malapit na mamatay, so andun yung paraan, gumagawa ng paraan, nag-isip ng paraan para gumaling yung kanyang anak. So, nakita niya ang Panginoon, yun yung nakita niya ang paraan na ang Diyos yung nagpapagaling, siya ay nagpatira pa. Okay? Sabi dito, sumama ka at ipatong mo ang inyong kamay sa kanya upang siya ay magpapagaling at siya ay mabuhay. Kaya sumama si Jesus sa kanya at sumunod sa kanyang lubhang napakaraming tao at siksikan sila sa kanya. So, kung isipin natin yung time ng Panginoon na pag siya ay sa kung saan siya pupunta, okay, pupunta rin yung tao. Parang yung mga artista, okay, kung saan pupunta yung artista kapag merong actor or merong, yan nga, may artista na merong movie, tapos dun sa lugar na sa kanila or lugar natin ay andun yung artista. Tayo naman ay laging kung saan tayo pupunta para lang makita siya. So, ganun yung time na ang Diyos ay kung saan pupunta ang Panginoon, dun din pupunta yung mga tao. Bakit? Kasi ang Diyos ay gumagawa ng himala. Ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ang ating tagapagligtas. Sabi dito, yung mga tao ay sinusundan nila. Ay sinusundan nila ang Diyos. Okay? At sabi sa verse 25, ay mayroong isang at mayroong isang babae na 12 taon ng tinubo. Okay? At siya ay nahirapang labis sa kamay ng maraming manggagamot. At kahit nagugul na ang lahat ng mayroon siya ay hindi pa rin napabuti, salit siya ay naging lalong malupa. So ito, ay itong babae na ito na may sakit po, ay naghanap or may mga nagpapagaling or may alam na pwedeng gamot, ganyan. Tapos ginawa ng babae, pati yung mama niya, siguro nagharap ng paraan, pero wala pa rin, okay? Hanggang siya ay lumubha or lumubha yung kanyang sakit, okay? Sabi dito, verse 27, nang narinig niya ang patungkol kay Jesus o ng Diyos, siya ay pumunta mula sa likuran ng napakaraming tao at hinawakan niya ang kasuotan ni Jesus. Sapagkat sinabi niya, ito yung maganda na pwede nating i-execute sa ating buhay. Gaya ng ginawa ng isang babae. Okay? Nasabi dito, kapag mahawakan ko ang kanyang kasuotan, ako ay gagal. What? Okay? What a faith na merong yung babae na yun. Nasabi niya, yung may sakit na babae na yun, na malubha yung kanyang sakit, na walang kaya magpagaling,
Ang sabi niya, okay, kapag mahawakan ko ang kanyang kasuotan, ako ay gagaling. Okay. Nung mahawakan niya na ang damit, okay, or part ng damit ng Panginoon, anong nangyari sa kanya? Ituloy natin itong verse 29. At kaagad na naampat, at naagad na, excuse me, na naampat ang pag-ahagas ng kanyang dugo. At nalaman niya sa kanyang katawan na siya ay gumaling na mula sa sakit na nagpapahirap sa kanya. As you can see, yung sakit ng babae, nung nahawakan niya lang yung part ng damit ng Panginoon, siya ay gumaling. Bakit? Because of the faith, because of the pananampalataya na meron yung babae. At nawa magganon din tayo. Isa pa, tingnan natin dito yung isa pang babae na patay na pero nabuhay pa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Ituloy natin yung kwento ng isang babae na merong sakit na tuloy-tuloy yung pagdudugo ng kanyang katawan. Sabi dito, at kaagad na nang nalaman ni Jesus sa kanyang sarili na may kapangyarihan lumabas mula sa kanya, ay lumingon siya sa napakaraming tao, sinabi, sino ang humawak sa aking mga kasuotan? Sinabi sa kanyang kanyang alagad, nakita mong sinisiksik ka ng napakaraming tao, sinabi mo, sino ang humawak sa akin? So, nung una, okay, yung pinag-aral natin na yung isang babae na nahawakan lang yung part, okay, na gumaling agad yung babae, ang Diyos naramdaman niya na meron parang kumuha ng kapangyarihan niya. Okay? So, huwag niyong exaggerate, huwag niyong masyadong isipin yung exaggerated na parang kinuha ng bata yung kapangyarihan. Kundi naramdaman lang ng Panginoon na merong humawak sa kanya. Kaya nagtanong siya sa mga disipulo niya na, sino ang humawak sa akin? Sabi ng verse 32, at tumingin siya sa paligid upang makita yaong gumawa nito. Kaya lumapit ang babae na takot na nanginginig dahil alam niya na ang nangyari sa kanya. At nagpatarya pa sa harap ni Jesus at sinabi sa kanya ng buong kautuhanan kasi na sinabi ni Jesus, anak, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Tumayo ka, kang may kapayapaan at lumaling ka mula sa sakit na papahirap sa iyo. So isang bata, okay kasi sabi ng Panginoon, sino yung mawak sa akin? At nung gumaling yung isang bata, isang babae, nagpatarya pa siya sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon, anak, ang pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. Wow. Ito ay na-amaze ko actually. Because of the faith, because of the pananampalataya, gumagaling talaga yung isang tao. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, umayo ka, okay? Nang may kapayapaan, at gumaling ka mula sa sakit na nagpapahirap sa iyo. Okay? So ngayon naman, pupunta tayo dun sa pangalawang time. Okay? Na isang babae na tulog or patay na. Okay? Sabi niya sa verse 35, habang nagsalita si Jesus or ng Diyos, may mga taong dumating mula sa bahay ng pinuno ng sinagoga. Sinasabi, ang anak mong babae patay na or namatay na, bakit inaabala mo pa ang guro? So, siguro mayroong isang tao na yung anak mo patay na, pero bakit ka pa naghahanap ng guro or ng doktor para pagalingin? Sabi dito, ngunit nang narinig ni Jesus ng Diyos ang salitang ito, kagad niyang sinabi sa pinuno na sinagoga, huwag kang matakot, sumampalataya ka lang. Yung word na do not afraid but trust him or manampalataya ka lang, napakaganda yun. Kung makita natin dito sa King James Version, ang sinabi dito po, okay, be not afraid, only believe. That's the faith. At sabi dito, okay, sa verse 37, at hindi niya pinayagang sumunod sa kanya ang sino man maliban kina Pedro, Santiago at Juan, na kapatid ni Santiago, at siya ay dumating sa bahay ng pinuno ng sinagoga at nakita niya ang kaguluhan at ang mga taong tumangis at labis na nananghoy at nang nakapasok siya, sinabi sa kanila, bakit kayo nagkakagulo at tumangis? Ang bata ay hindi patay kundi natutulog. Akalain mo yun. Alam na mga tao yung sitwasyon ng isang babae na patay na. Pero ang sabi ng Panginoon ay natutulog lang. Okay? Kung makita rin natin dito sa King James Version, nasabi dito, okay? Okay, so verse 38, nasabi dito, and coming to the house of the ruler of the synagogue, and seeth
the tumult, and them that wept and wailed greatly. And when he was come in, he said unto them, Why make ye this ado? And wept. Ba't kayong iyak? Or bakit kayo parang yung malungkot? And damsel is not dead, but sleepeth. Na hindi pa tayo ang isang babae, kundi siya ay natulog. Verse 40, At si Jesus ay at kanilang pinagtawanan, okay, so pinagtawanan nila ang Panginoon na hindi sila naniwala kasi nga patay na yung bata. Na may pangungutya, ngunit nang napalabas niya ang lahat, isinama niya ang ama at ina ng bata at ang makasama niya, at siya ay pumasok kung saan nakahiga ang bata. Habang hawak niya ang kamay ng bata, sinabi pa niya, Talitha kuma, na ang kahulugan ay dalagita, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka. At bumangon agad ang dalagita. Siya ay 12 or 12 years old, tanggulang na, lubhang na mangha ang mga tao, kaya mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na ito ay hindi dapat malaman na kahit sino, at sinabi rin niya na bigyan ng dalagita ng makakain. As you can see, ang sinabi ng Panginoon ay tumayo ka sa isang bata. At biglang tumayo. At sinabi niya pa nga, nung nabuhay yung isang bata, or patay na, okay, namangha yung mga tao. At sinabi niya, pakainin niyo yung isang, or pakainin niyo siya. As you can see, ang Diyos ay nagpapagaling. Bakit? Kasi siya ay Panginoon. Paano ka gagaling? Okay? Paano siya gumaling? Because of the faith or pananampalataya. Kung may pananampalataya sa Panginoon, tayo ay maliligtas sa katamaan. Ano yun? Lahat ng aspeto. Okay? May sakit ka man, may persecution mo, pero pag tayo ay nanampalataya, tayo ay maliligtas, especially sa impyerno. Kung ikaw kapatid, hindi ko pa alam kung saan ka pupunta pag namatay ka. Merong impyerno na nag-aabang sa atin. Okay? At kapag tayo nakagawa ng kasalanan, especially lahat naman tayo dito sa mundo ay makasalanan. Kasi sabi sa Romans chapter 3 verse 10, As it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid kahit isa. Romans 3 verse 23, Now, for all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ng mga makasalanan ay hindi makaabot doon sa kalatian ng Panginoon. Kaya ikaw, kung hindi mo pa o hindi tayo alam, hindi natin alam kung saan tayo magpunta kung namatay, yun yung mahirap. Kasi ang bagsak natin ay sa impyerno. Kasi lahat ng mga makasalanan hindi po pwedeng makarating doon sa kaharian ng Panginoon, which is yung langit. Romans chapter 6 verse 23, Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan, ang bayad po nun ay kamatayan. Yung kamatayan na po yun, yan po yung impyerno na nag-aabang sa atin kapag tayo po ay namatay. Nakakilabot actually. Nung bata ako ay natatakot din ako na may impyerno pa lang naghihintay sa akin. Na sa impyerno ay merong uod na hindi namamatay. Sa impyerno na merong entrance pero walang fire exit. Sa impyerno na napakainit at hindi na nasusolusyonan yung init. Na dito sa mundo ay nasusolusyonan ba kaya kaya mo pang mag-electric fan, mag-aircon. Pero sa impyerno wala na. Mahirap pa ngayon? Mas mahirap sa impyerno. Mayaman ka ngayon? Time will come. Nahihirapan tayo sa impyerno. Paano mo nalaman na pupunta tayo sa impyerno? Sabi sa Revelation 21:8. Na kung ikaw ay makasalanan, papatayin ng tao, ikaw ay part doon sa impyerno. Totoo po yun. Dahil ang Diyos, okay, ang nagsasabi ng totoo. Kasi we have a Bible na nagpapatunay na mayroong impyerno. Paano yun? Sa impyerno tayo mapupunta. Sa impyerno ka mapupunta kasi nakagawa ka ng kasalanan. Anong kasalanan ba ang tinutukoy mo, Kuya Mark? Basta nakapagsinungaling tayo o kahit white lie lang yan, tayo po ay possible na napupunta sa impyerno. Okay? Kung gusto mong malaman kung paano maligtas sa impyerno, ito na yung time para mag-decide ka at ito na yung time para malaman mo. Sabi sa John 14:6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Diyos ang daan at ang katotohanan. Wala nang iba
kundi ang Panginoon lang. Kung kanita nakita nyo yung isang babae na tuloy-tuloy yung dugo, na may sakit na hindi kayang agapan ng ibang tao, at ang Diyos pinagaling niya, nahawakan lang, gumaling na, because of the faith. At yung isang bata naman na patay na, ang Diyos ay binuhay niya. Pinagtawanan pa nga siya eh. Pero ngayon, huwag natin pagtawanan yung salita ng Panginoon. Kasi ito po ay totoo. At hindi po ako nagsisinungaling kasi Bible-based po tayo. At sabi sa Romans chapter 10, verse 9 to 10, makita po natin dito, okay? Nakapag tayo po, okay, ay nagpapakumbwa, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, okay, kapag ikaw ay nagpakumbaba, and shalt believe in thine heart, ikaw ay nagpakumbaba, huminatawad ng taos puso, that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kung ikaw, kung tayo ay nagpakumbaba sa Panginoon, at humingi ng tawad, tinanggap natin siya bilang Panginoon tagapagligtas, thou shalt be saved. Ikaw ay maligtas. Sabi nga sa Bible, thou shalt be saved with ED. It means, saved ka na. Once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, at humingi ng tawad sa Panginoon, at ikaw ay nanampalataya. My point is, kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Papasukin natin ang Diyos sa buhay natin at tayo ay magpakumbaba. Napakasimple lang. Ito ay walang bayad. Libre lang po ito. Okay, is this video, is this live? Libre lang po ito. Hindi niyo kailangan mag-send ng stars and everything. Pero kung mag-send kayo, okay lang din naman. This is a blessing. Pero kung wala, it's okay. Because itong buhay natin, time will come ay mawawala. Mamamatay tayo. Itong katawan natin, temporary lang. Kaya ito yung daan, okay, para tayo ay maligtas sa impyerno. Kailangan lang natin ang Diyos. That's my point. Ang Diyos lang yung ating kailangan para tayo ay maligtas sa impyerno. Alright? So ngayon, meron po kaming prayer. Okay? Na kung gusto mong tumanggap o kung gusto mong maligtas sa impyerno, kailangan mo lang ang Diyos sa buhay. Sundan mo ako sa prayer. This is the acceptance of prayer. Sinner's prayer. Okay? At ito yung paraan at hindi ito yung daan. Kundi ang aking pinpoint, ang daan po ay ang Panginoon. Let's pray. Sundan mo ako. Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Salamat po dahil kayo po ay napako sa krus para bayaran ang aking kasalanan. Ako po ay nagpapakumbaba at humihingi ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking buhay at papasukin niyo po ako sa inyong karian. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung ikaw ay tumanggap sa Panginoon ngayon mismo, okay, mayroong promise ng Panginoon sa atin, which is yung langit. Sa langit ay mayroong street of gold, mayroong isang puno na 12 fruits, okay? At meron dong tubig na parang kristal, na parang salamin. At meron akong sabihin tayo sa dito sa Romans 8:1, that there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Kung ngayon ay nag-decide ka, tanggapin ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas, wala nang hatol. Wala lang magsasabi sa'yo na, bakit itong taong to, magnanakaw to dati, okay, makulit, umiinom, okay, masamang tao. Pero kung ngayon ay tinanggap mo ng Panginoon, wala nang hatol. Hindi na sabihin na, pumunta ka sa impyerno, hindi. Kapag tinanggap mo ng Panginoon, kayo mismo. Okay, wala nang hatol. At save ka na ngayon. Ang Diyos lang yung nakakaalam kung tinanggap mo siya ng taos puso at nagpapakumbaba ka sa Panginoon. Okay. Kagaya ng isang o dalawang babae na gumaling. Sila ay nanampalataya. Okay. Basta, huwag tayong matakot at tayo lang ay magtiwala na ililigtas tayo ng Panginoon. Tayo ay ililigtas ng Panginoon. Totoo po yun. Walang halong biro. Okay? So kung may mga question po kayo, pwede nyo po akong i-message direct to my messenger or mag-PM po kayo at sasagutin po natin. Thank you for watching and see you tomorrow. God bless. Tapos na tayo.